Balita naman po sa Metro Manila, 130 pamilyang nasunugan sa Paranaque nitong weekend. Sa laki nga ng apoy, itinaas ito sa 5th alarma bandang hating gabi nitong Linggo. 70 fire truck ang rumesponde sa sunog. Inabot ng mahigit 6 na oras bago naapula ang apoy bandang alas 5 ng umaga. Nasa 70 bahay ang natupok at 4 ang sugatan. Pansamantalang tumutuloy sa evacuation center ang mga nasunugan. Nangako naman ang barangay na magpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente. Inaalam pa rin ang mitsa ng apoy. Inulan ulit ang ilang lugar sa Metro Manila kahapon. Sa Taguig, biglang bumuhos ang ulan na may kasamang pagkulog. Napilitan tuloy sumilong ang ibang naglalakwat siya sa BGC. Nakuhanan din ang buhos ng ulan at malakas na hangin na naranasan sa Pasay City. Sa Quezon City, dahan-dahan naman ang mga motorista dahil bahagya agad bumaha sa Quezon Avenue. Sisimulan na ang rehabilitasyon ng Magallanes Flyover. Ayon sa Public Works Department, patitibayin daw muna ang pundasyon nito. Yan ay para hindi muna kailanganing isara ang kalsada. Bagamat bukas pa rin naman ang U-turn slot sa ilalim ng flyover, asahan pa rin daw ang mabigat na daloy ng trapiko. Hihintayin daw muna ng DPWH na matapos ang pag-aayos sa kamuning flyover bago ituloy ang malalimang rehabilitasyon sa Magallanes. Susundan ito ng pag-aayos sa Guadalupe Bridge. Arestado ang 2 miyembro ng PNP Special Action Force o SAF matapos silang maaktuhang nagsusuntukan sa isang exclusive subdivision sa Alabang sa Muntinlupa. Pasado alas 3 ng hapon itong Sabado nang maaktuhan ang 2 ng isang gwardya. Agad siyang humingi ng saklolo sa Alabang Police. Kinilalang mga suspect na sina Corporal George Rojo Mabuti at Patrolman Roger Ramos Valdez. Napag-alaman na bukod sa pagiging SAF, abalang 2 sa pagbibigay VIP security sa isang Chinese national. Agad ipinag-utos ng NCRPO ang investigasyon sa 2 pulis na dapat nakadestino sa Zamboanga. Nananatili naman sa kustodiya ng Muntinlupa Police ang mga suspect. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.